nabanggit nga natin, si President Marcos is also the Secretary of Agriculture. Kanina pinag-uusapan natin ang presyo ng isda. In the past months, we've been talking about the sugar importation mess. Now we're talking about dati red onion, white onions, ngayon red onions. Talaga nagtataasan lahat ng presyo ng mga bilihin. Are these all symptoms of basically that there was a price to be paid when the president appointed himself and not somebody else to be full time at the Department of Agriculture? Yeah, Ma'am, kung titingnan natin kasi mga ingredient lang ito, no, kung talagang titingnan natin yung basic kinakain ng tao is bigas. Yung bigas naman hindi tumaas yung presyo ng local rice. Na-maintain natin sa 38 to 40, na in which bumili ang member ng Samahang Industriya ng Agrikultura at 19 to 20 pesos para ma-maintain yung 38 to 40, na in which yung imported rice na dumating mas mataas pa na sa 42 to 45, no? Sa merkado. So ibig sabihin yung masa kinukuha yung bigas kasi yung talagang kailangan natin is yung bigas . Second, yung karne ng baboy hindi rin tumaas yung local pork in which because of the support of local industry na maintain sa 180 pesos, no? Yung presyo ng live weight from 170 to 180. So yung for the past one year yung presyo ng karne ng baboy nasa 300, dapat nasa 280 nga, pero hindi bumaba ng 280 . In spite of bumaba yung farm gate price. Pangatlo is yung chicken, hindi naman sumipa na ganun kataas, no? In spite of yung feeds, tumaas lahat na ingredient, yung presyo nasa 180 to 195. So yun ang range ng retail, no? Pero yung farm gate, nasa 125 ngayon, last few weeks nasa 105. So more or less nandun naglaro yung presyo. Hindi masyadong sumipa rin yung presyo ng talagang main na kinakain ng tao. Kasi itong mga sibuyas is dinadagdag lang yan, no? So yung basic na talagang consumption ng tao hindi naman tumaas. Except yung gulay na talagang nakita natin na malaking tinas, no, ang gulay. Kasi last year, same month, yung cabbage nasa 15 to 20 pesos. Ngayon nasa 60 to 62 pesos. Sa bagsakan sa bigget, no? Yung presyo ng sayote tumaas din, no? Dati nasa 5 to 10, ngayon nasa 20 pesos. So may mga gulay na tumaas. Dahil dun sa inputs tumaas, so talagang tataas yung produce natin. Bakit yung white refined sugar ayaw bumababa, nagdadati na yung imported, kahit nag-umpisa na yung harvest ng milling? Wala na yung auction na yung mga Tas-tas pa rin, ayaw bumaba. Parang yung ano? Yung sugar. Yung sugar. Ayaw pa rin bumaba. Ma'ami, dapat yung sugar talaga. Yes, bakit gano'n? Kina-question natin ang SRA, bakit in spite of pumasok yung imported, yes, bakit pataas pa rin ang presyo? Dapat nasa 70 to 75 na lang ang presyo niya. Pero 108 pa rin ngayon, 98. Yes, nakita natin nasa range from 90 to 108. So bakit ganun? Bakit ayaw? Pati harvest season and milling, umpisa na eh. Bakit ganun? Yeah, may ano, no? Ang SRA dapat i-handle yan. So yung head ng SRA dapat accountable. Kung hindi, dapat palitan ulit ng presidente.